Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po. Tayo'y napapanood po sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube. Maraming salamat. At tayo'y napapakinggan po sa DZBB. Maraming salamat. Dalawa po ang ating bisita ngayong hapon. Naitay Kapuso, pareho po sila sexy, pareho po sila maganda. But let's begin with the first one. She is one of the best actors sa telebisyon at sa pelikula dito sa ating bansa. And she's also called the goddess of Philippine comedy. Naitay Kapuso, please welcome the one and the only Nova Villa. Maraming salamat. At guwapo po pala sa personal. Nova, maraming salamat po. Alam niyo ba, pinapanood tayo ni Tita Nova. Salamat. Yes, every day. Malaking bagay ho sa amin yan. At ha, gustong-gusto ko makita yung mga sumisigaw. 10,300 people in the audience. Ako ang saya. Asaya-saya. Noong nag-uumpisa ka sa showbiz, Tita Nova, ano ang usong sayaw? Di ba may groove yun dati? Meron ng ganon? Oo, meron. Ako. Tita Nova, please. Maraming salamat. What an honor. In 1968, kayo po'y sumama kay one of my favorites also, Aling Chichay, sa Premier Productions. Yes. Ano po ang kwento? Kapitbahay namin siya sa Sampaloc. Pero malaking artista na po si Aling Chichay noon. Sampaguita Pictures. Right. Uh-huh. Yeah. Ngayon, sabi niya, samahan mo ako. So, nag-taxi lang kami. Tapos, sige, pagdating sa Sampaguita, bumukas ang malaking gate. Ay, Sampaguita. Premier. Sa Premier, bumukas ang malaking gate. Sabi, dyan ka muna sa kantin. Tuturo lang niya. Ayan ang kantin. Dyan ka lang. At may pupuntahan ako dito. Uy, ako yan, oh! Ano ako dyan? 21 years old. Ganda! Anyway, di tapos, upo lang ako doon. Wala nga tao sa kantin, eh. Yun lang cook. Kaganon lang ako. Pero kitang-kita ko yung gate. Mamaya may pumasok. Cadillac, puti. Ang haba ng Cadillac, ang ganda. Tiga, sabi ko, sino kaya yun? Sabi ko, ang ganda ng kotse. Gumaganyan ako. Sabi nung driver, nagkatitigan kami dalawa. Ang guwapo, super. Ay, ako yun napahiya. Dahil tinitigan niya akong ganun. Ay, kunyari patay mali ako. Tapos tingin na naman ako. Tagal. Tapos umandar na siya. And then suddenly, isang lalaki dumadating. He is the production manager of Fernando Po Jr. Si Mr. Ben Esteva. Ngayon, lapit siya. Eh ako lang nga ang tao doon sa kantin. Tsaka yung isang cook. Sabi nga, ne, sabi. Sinong kasama mo? Sa Aling Chichay po. Gusto mo mag-artista? Eh, totoo, gusto ko. Dahil umaakting-akting na ako sa harap ng salamin. Mm-hmm. Nagbabasa akong comics. Minimemorize ko yung mga dialogue sa comics. Filipino comics, ganyan. Umiiyak ako sa salamin. Mm-hmm. Talagang gusto ko. Gusto mo mag-artista? Opo. Ganun lang kasimple. Agad-agad sabi, sige. Magsushooting ka bukas. Galing. Ho? Shooting? Ganun. Oo, shooting ka na. Tanong, yung katitigan niyo po doon sa Cadillac na dumating sa Premier Productions, sino ho yun? Si FPJ. That was Fernando Poe Jr. Kaya pinapunta niya yung production. Man. So pagkatapos ng pictorial ho noon, diretso na? Diretso. Binigyan na akong 200 pesos. Sa kantin. Bili ka ang costume mo. Ano pong costume? Checkered na long sleeves. Maong.
at saka boots. Sa 200, nabili ko yung may sukli pa. Oo, yun ang costume ko. Del Cowboy, Daniel Barion. Okay. Kumita ng malaki yung pelikulang. Tita Nova, balikan ko lamang. Natututunan na ituturo ang comedy? No, you cannot. At saka alam ko, pag alam kong corny, di ko bibitawan. Alam ko lahat ng timing. Ganon. Kasi ang comedy, nararamdaman. Kung ang dramatista, nararamdaman nila, iyak na iyak sila, dramatista sila eh. Ganon din ang comedy. Tita Nova, dito may timing. Let's do fast talk. Oh. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Superstar, Nova Star. Nova Star. Shower, bathtub. Shower. Maganda pa rin o sexy pa rin? Maganda pa rin. May asin, may anghang. Asin. Nakakatawa, nakakatuwa. Nakakatawa. Paboritong leading man? FPJ. Describe in one word, Tito Dolphy. Lovable. FPJ. Marriageable. Freddie Webb. Lovable din si Freddie Webb. Michael V. Ay, love ko si Michael V. Lovable. Nora Honor. Friend. Totoong height. 4'11". Imbierna ako kapag? Hindi tama ang ginagawa. Masaya ako kapag? Masaya ako kapag masaya ang lahat. Crush sa showbiz? Lahat. Dasal para sa sarili? Maging matatag sa pananampalataya. Complete the sentence. Ako si Nova Villa. Gusto kong maalaala ninyo ako bilang... Nagpasaya sa inyo. Katulad po ng sinabi ko kanina, ay makakasama rin po natin ang isa pang bituin na kasama ni Tita Nova sa Pepito Manaloto. Nay Tay Kapuso, please welcome Maureen Larrazabal. Maraming salamat. It's been a while. Ang tagal nating hindi nagkita rin. Yes, Tito Boy. I am so happy. Hindi nyo lang alam, I am very excited kasi sukatan ng isang pagiging artista ang ma-interview ng Boy Abuna. Totoo po yan. Alam nyo yan. At parang hindi kompleto ang pagiging artista mo pag hindi nyo po na-interview. Kaya ngayon, I am so happy. Maraming salamat for your kind words. Kumusta ang buhay ninyo sa Pepito? Kumusta yung samahan? Ay, napakaganda. Yes. Oo, family. Oo. Family kami, Tito Boy. Yung for the first time sa dami ng nasalihan ko ng mga comedy shows, mga sitcoms, dito mo mararamdaman na pamilya talaga kayo kasi syempre may group chat kami. So, every now and then, kahit hindi kami nagtitaping, nag-uusap-usap kami, nag-gatherings kami, at yung mga anak-anak ng bawat isa, kinukuha mga ninang-ninang na rin. So, mga inaanak na rin namin. Di ba, tita? Muri ganito, nagsimula ka sa industriya, sexy. Yes. Paano ka nag-crossover into comedy? That's one. Tita Nova, ako ang tanong ko ay mapangahas. You were discovered by the king, the great Fernando Poe Jr. Diretsang tanong. Kayo ho ba'y niligawan ni FPJ? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuna. Nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Maureen, tayo naman ang magpa-fast talk. Okay. Alright. Maureen, sexy body, pretty face. Pretty face. Singing, acting. Acting. Big deal, no deal. Big deal. Dagdag, bawas. Bawas. Check, X. Check. Mas bata, mas matanda. Mas matanda. Loob, labas. Loob. One piece, two piece. One piece. Sex is part of your body. My legs. Kailan ka pinaka-sexy? When I'm comfortable. Sexy ang isang guy kapag? Kapag responsible. Turn on sa lalaki? Hindi nagloloko. Turn off sa lalaki? Walang responsibilidad. Maling akala sa'yo? Malandi. Bagay na hindi mo nagagawin? Hindi ko nagagawin. Sa age ko, maghubad. Bagay na masarap ulit-ulitin. Kumain. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Complete the sentence. Ang buhay ay comedy dahil? Ang buhay ay comedy dahil
nandito kaming lahat para magpasaya. Maureen, paano ka tumawid sa comedy? Tito Boy, ever since bata kasi ako gusto ko talaga mag-artista. Pinasok ko lahat. I don't know kung naaalala niyo ang speech power for personality development. Pinasok ko ang Cora Doloroso, nag-aral akong kumanta. Hanggang sa may nagsabi sa akin, kunin kitang artista, si Tita Annie Ayroso. Sige po, pinasok ako sa Viva. That time, uso ang sexy sa Viva. So wala akong choice kasi gustong-gusto ko talaga. Bata pa lang ako. I've always... Ever since bata ako, this is my dream and my only dream to be an artista. And this is my chance. So wala ako, wala sa utak kong to say no. Nung nakapasok na po ako, since sa sobrang pagmamahal kong maging artista, naisip ko, pag nag-sexy ako, hindi pwedeng forever. Hindi ko siya pwedeng gawin for the rest of my life. So kailangan mapunta ako sa isang sanga ng pag-aartista na mas lasting kesa sa pagiging sexy star. So, nag-start akong pumasok sa, nagkaroon ng isang comedy show, pinasok ako, sabi ko, gusto ko ito na lang. Kasi nakita ko, wala rin naman ako masyadong kalaban. That time kasi, ang mga nagsusulputan na sexy comedy is Peachy, Rufa May, and Ethel Buba. So, tatlo lang kami. So, pag nawawala yung isa, papasok kami. Pag nawala si Ethel, papasok ako. Pag wala si Peach, papasok ako. So, yun. Kaming tatlo lang. Pero pagdating sa sexy star na Pulido, ang dami kong kalaban. Tapos, hindi ko na rin kakayanin. So, nag-decide ako na mag-turn down ng mga offers na talagang todo sexy. Para hindi ako ma-typecast. At mailipat, ma-divert ba yung isip ng mga tao na nagsisexy pa rin siya, pero nasa sexy comedy na. At saka tama yung basa mo, may longevity ika nga. Dahil merong lifespan ang pagsisexy. Eh, Tito Boy, mula bata ako, pangarap ko na eh. Right. So, ayokong basta-basta mawala. Okay, let's go back to that moment. Noong ikay na-discover ng The King, Fernando Poe Jr. Ito'y pabulong na itinatanong. Niligawan ho kayo ni FPJ? Cute ni Tita Nova. Yes. Okay. Next question. Sabi ko nga, I have learned to be patient also, to wait for answers. Maraming salamat, Tita Nova. Pero yung usapang sexy, kanina si Maureen was talking about being sexy. So, kung tatanungin ko kayo, Maureen, Tita Nova, ano ba ang, what is sexy for you? Kasi ang alam ko sexy, yung maganda yung katawan. Yung perfect body figure. Ganun yung sexy. Ako sa dating. Dating, Tita Nova. Dating? Oo, merong tao na without even trying, mata lang, mukha lang, tingin lang. Sexy. Meron naman mga kilos lang. Meron naman pag nagsalita na. Iba-iba. Hindi ba yan appeal? Appeal. Well, appeal. Yes, sexy. It is appeal. Pero may connect doon sa pagiging sexy. May mga tao na nai-inlove sila kahit na hindi siya masyadong kagandahan, ganon. But because comedian siya, yes. Nai-inlove sila. Humor. Ako, yes. Ako din, Tito Boy, ang sexy sa akin is when a person can laugh kahit sa mga maliliit na pagkakamali niya, nakikita mo doon yung confidence ng tao eh. Yung, di ba may ibang tao pagka nagkamali na, nahihiya na, nagsha-shutdown. Pero nakikita mo ang confidence, and confidence kasi to me is very sexy. Pamantayan ng galing para sa iyo, Maureen. For me, Tito Boy, siguro yung nagiging reaction ng mga tao. Kasi kaya naman kami gumagawa ng ganito to make people happy. Pag nakikita namin at lumalapit sila at bumabalik sila sa amin na, Nova, ang galing-galing niyo, alam mo, kayo lang nagbibigay sa akin ng hope. Yan. Sa aking mga problema, pag napapanood ko kayo, ang saya-saya ko, dun namin nararamdaman na, somehow effective kami. How is it working with Bitoy? Ay, napakagaan. Yeah, he's very understanding.
mabait na tao. Mabuting tao. Mabuting tao. Brilliant. Yes, brilliant. Totoo yun. That's right. Ngayon naman, dito sa Fast Talk, nais sana naming subukan dahil ako'y nangangarap maging isang komedyante. Maging bitoy? Pangarap talagang malaki. Eh, meron tayong isang eksena. Chang Susan, alam na ba namin ang aming gagawin? Yun na yun? Oo. Kami ni Tita Nova ay magsing irog. Tapos, Maureen will play the very strict mother. At kami dadatnan sa bahay. And let's see what happens. So, okay. Tayo. Magsing irog. Oo, magsing irog tayo, Tita Nova. Magsing irog. 4, 3, 2, 1, action! Ikaw naman. Ayoko ng ganyan mga damit. Kailangan. Tumahimik ka! Nova! Anong ginagawa ninyo? Bata ka? Dito pa sa pamamahay natin? Bakit mo nagawa yan? Mabuti na lang wala ang tatay mo. Sino siya? Asawa ko. Hindi mo siya asawa. Ay, hindi ko ba sa asawa? Bata ka pa. Boyfriend mo. Bakit ka nagpapasok ng lalaki dito sa bahay natin? Bakit naman hindi? Eh, boyfriend ko, mapapangasawa ko. Sinabi ko na sa'yo kanina, huwag na tayong ano. Ikaw naman kasi nagpapamilit ka pa. Layuan mo siya. Hindi ko siya lalayuan. Hindi kayo bagay. Huwag kami. Bagay kami. Huwag mong susuwayin. Tanggap na tanggap ko siya kahit bakla siya. Gusto ko siya. Sinabi mo pa. Tita Nova, maraming salamat. Love you. Thank you. Purin salamat. Maraming salamat. My God. The great Nova Villa. Maureen, thank you. Thank you. Nova, maraming salamat. Thank you. Ang huling mensahe para sa iyong mga tagahanga. Go ahead. Oh, of course. Huwag nating kaligtaan na hindi panoorin itong programang ito ni Tito Boy. Talaga namang nakakaaliw, masaya, at marami tayong natututunang mga lessons dito. Thank you. Okay. At flowers for you. Tita Nova, maraming salamat. Maureen, thank you. Tito Boy, thank you for maraming salamat. And Saturdays, nanay, tatay at kapuso, huwag niyo pong kaligtaan panoorin ang Battle of the Judges at 7:15 in the evening, Saturday. Painit ang bakbakan at sana'y suportahan niyo po ang programang yan. And every Sunday, 11 o'clock in the evening, Kaitano in Action with Boy Abunda para po sa inyong mga legal na problema. Ay sana'y suportahan nyo rin ang programang ito. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. Stay kind. Make your nanays and tatays proud. Hashtag say thank you. Patuloy po natin ang ating pag-uusap. Goodbye for now and God bless. Voice of La Carmela de Boracay, thank you.